Welcome back to my channel! Andito na naman ang inyong lingkod upang magatid ng mga latest at may init na balita. At kalaatan ng mga nakaupo sa pwesto at naninirahan sa Malacanang ay para silang hari at reyna. Nakakalimutan nila ang pagtira roon ay oportunidad para sa kanila upang magsilbi sa bayan. Tulad na lamang ni Tatay Digong noon na kahit ang kakainin daw ay simple lamang dahil nga hindi nila pera ang nilulustay. Kundi pera ito ng taong bayan kaya wag daw pasosyal. Pero ibang kaso naman ang mga Marcos at Araneta. Dahil akala ata nila ay ang pera ng taong bayan ay para sa kanilang luxurious life kagaya ni Kuting na pa-travel-travel at si Lizette Anas na nagpa-party at nagpa-fashion show daw sa La Peral House. Panoorin natin ang video para sa karagdagang kalaman at impormasyon patungkol sa pangyayaring aksyon na nagaganap sa ating bansa. Magandang magandang gabi sa aking pinakamamahal na mga kababayan! Napakasaya ko na makita kayo pero malungkot ako na umabot tayo sa ganitong punto na kailangan na nating ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. Napakasayang parte, kabanata ng buhay ko ay nung ako ay nagsilbi sa isang totoong pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Nung siya nanalo isang linggo bago siya pagkatapos niyang manalo, tinawagan niya ako at tinanong ako kung gusto kong sumali sa team niya. Kilala ko siya, binoto ko siya, kinampanya ko siya, pero kilala ko, hindi ko siya ganun kakakilala at kilala ko ang sarili ko. Alam ko na ibibigay ko ang buhay ko pag ako ay umuo sa kanya. Kung kaya't inaral ko siya ng 8 buwan. 8 buwan bago ako umuo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon, wala na siya sa poder pero kasama ko pa din siya at sasamahan ko siya hanggat sa dulot-dulo ng walang hanggan. Meron ako ikikwento sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit takot na takot ang napaka-korap at napaka-walang pakialam sa mahihirap na pangulong ito. At ang kwentong kong ito ay tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko ito kinikwento? Tatakbo ba siya ulit? Hindi na. Matanda na siya. Wala na siyang lakas kundi para sa bayan lang. Pero bakit ba nangyayari lahat ito? Nangyayari lahat ito ang pagsusupil ng press freedom, ang panggigipit kay pastor, ang pagpamimilit sa People's Initiative dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Makinig kayo sa kwento ko para maintindihan nyo kung bakit.
nung kasama ko si Pangulong Duterte, tuwing kakain kami, kasama kaming lahat, sasabihin niya, ito lang ang ulam natin. Merong piniritong isda, merong sabaw, merong kanin, meron tayong prutas at may dessert. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan! Hindi mo pera 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 yan! Hindi ko ito narinig isa o dalawa o tatlo o apat o limang beses. Narinig ko ito paulit-ulit, halos araw-araw. At isa pa sa inuulit niya sa amin, ang mga appointees niya at ang mga nasa gobyerno, hindi tayo special. Mga trabahante lamang tayo sa gobyerno. Natutuwa kasi nasa harap ko ngayon mga kabataan. So, tama ang ating bayani si Dagat Jose Rizal. Kayo ang tunay na bayani ng Pilipinas. Kayo ang pag-asa ng ating bansa. So ngayon, isinisigaw natin ang pangalan ng isang pangulong totoong nagsilbi sa atin para hindi natin makalimutan kung ano ang totoong mukha ng paglilingkod sa bayan. Kasi ang mga nakaupo ngayon, mga buitre. So, ang pangarap ko, maririnig ko sometime in the future ang pangalan ninyo na isinisigaw din ng ating mga kababayan kasi katulad ng Pangulong Duterte, kayo ay magsisilbi ng maayos, hindi nagnanakaw, simple, mababang loob, at walang asawang buitre. Tama! Ginawa lang napakahina na leader na ito. Dilala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng kano. Kapayapaan, hindi merong kasabihan, if you think that strong men are dangerous, you should try to see what a weak man is capable of. At yan, si Bongbong Marcos, sinisira ang Pilipinas! Napakaswerte ko na ang mentor ko, ang teacher ko sa public service ay si Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa sa itinuro niya sa atin, huwag kayong pumasok sa public service kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang gobyerno lang ang meron sila.
At ito ay hindi lang salita. Kay Rodrigo Roa Duterte, isinabuhay niya ito at araw-araw nakasama ko siya sa Malacanang. Mula pagtulog hanggang sa paggising niya, yun ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Itong pangulo na ito, walang pakialam sa mahihirap, lalo na tinanong ko nung isang gabi, sinabi ko kay Pangulong Duterte, "Sir, alam niyo ba yung Laperal Mansion? Kasi doon nagpa-fashion show sila Lisa Araneta." Sabi niya, "Hindi ko alam yon." Hindi niya alam kung ano yung Laperal Mansion si Pangulong Duterte kasi wala siyang ginawang party-party. Hindi katulad nito. So kinwento ko sa kanya na itong Laperal Mansion, sir, diyan nagpa-fashion show si Lisa Marcos Araneta! Hindi mo pera yan! 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 At alam nyo ba kung ano yung nakapaligid sa Malacanang? Mga nasa slums, mga mahihirap. So wala silang pakialam kung halos linggo-linggo merong fireworks na 3 minuto, bilyon-milyon ang ibig sabihin nito. Wala silang pakialam kung nakikita ng mga kababayan nating mahihirap itong pagpaparty nila habang sila ay hirap na sa buhay. Magkano ba ang bigas ngayon? 58, 60. Pero itong mga ito, no, itong asawa ng weak leader na ito, no, hindi niya marendahan ang asawa niya. Korap ng bayan, huwag mahintulutan. 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 Maraming isinisisi kay Lisa Araneta Marcos. At tama lang, no? Hindi ko alam, appointments officer pala siya. At ano ba ibig sabihin ngayon sa gobyerno? Kasi nung panahon namin, ang ibig sabihin ng pwesto sa gobyerno, kung kaya ako pinag-isipan ng matagal, 8 buwan, ang ibig sabihin niyan, cargo-cargo mo ang Pilipino. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pwesto sa Marcos administration, permiso, lisensya, para magnakaw! Kaban ng bayan, ating protektahan! 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 Ano pa ang ibig sabihin? Pag meron kayong leader na mahina, wala siyang pakialam na may mga Keith Absalon na namatay. Hindi ko akalain nung kami ay nagsilbi sa National Task Force LCAC na kung saan napabagsak natin ang CPP, NPA, NDF for the first time dahil sa pangulo na yan. Hindi ko akalain nalalakas pa sila ulit dahil ang ipinangako ng Bongbong Marcos na ito ay itutuloy niya ang NTF-LCAC. Pero ano ang nangyari? Pinsan niya mismo ang speaker ang nagbumubuhay at nagbibigay ng bilyon para na naman. NTF-LCAC, ipaglaban! NTF-LCAC! Hindi ko rin akalain doon sa tatlong taon ko na nasa NTF-LCAC na kung saan
idinikdik sa utak ko nila Eric at mga former rebels at ng AFP na ang kaaway ay CPP, NPA, NDF, na darating ang panahon na pati pala gobyerno, kaaway na pala kami. Kami na lumalaban sa kaaway ng gobyerno. So, ito ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya pala, ang press freedom ay sinusupil niya kasi napakarami nilang pinagtatago sa taong bayan. Ang isinisisi ay si Lisa Marcos o kaya si Speaker Araneta. Sige, meron silang sagutin. Pero ang isisisi natin dito ay yung ibinigay natin ang buo na buo-buo, buong-buo ang ating tiwala at walang iba kundi si Bongbong Marcos. Marami pa magsasalita, si Eric. So, huli na sasabihin ko ay itong si Bongbong Marcos at saka yung mga kasama niya, lalo na yung abusadong power tripper na si Martin Romualdez, kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin turuan sila kung sino ang totoong kapangyarihan sa isang demokrasya at yan ay ang taong bayan. Samahan niyo ako, lalo na yung mga kabataan, kantahin ang Pilipinas kong mahal. Pakitaas ang ating mga bandila. Ang bayan ko'y magandang araw mga kaibigan. Pag-asapan natin ngayon ang panganib na baka mawaldas ang tumataginting na 14 billion pesos na pundo ng National Food Authority. Sa gitna ng investigasyon ng malawakang korupsyon sa ahensyang ito. Okay, i-advertise ko lang ang dark chocolate natin o tablia, kakao, may stock pa tayo. First come, first serve basis, mag-contact, tawagan nyo, i-text nyo ang number na ito. 0916-9000997. Okay. Dito po, sa Daily Tribune na balita,
written by Eugene Olikino. Kalagay dito, meron palang na-allocate na pundo sa NFA, 9 billion pesos para sa pagbili ng palay from farmers para dumami ang buffer stock na bigas sa NFA. So, 9 billion. Aside from that, meron pang 5 billion pesos para sa repair, construction, repair, and rehabilitation of NFA warehouses para hindi naman masira ang bibilhing bigas. So, nandyan yung pundo. So, grabe ang aligasyon ngayon, corruption. For the first time in history, ngayon lang nangyari ito na ang ombudsman, sinuspend niya without pay, 6 months suspension without pay, ang 139 na empleyado ng NFA mula sa administrator down the line. Grabe. So, sa ginagawa ngayon na House Hearing, House Committee on Food and Agriculture, isang kongresista, si Makati City Representative Luis Campos Jr. Sabi ng kongresistang ito, dapat safety measures must be set up. Ang gobyerno gumawa na ng paraan para hindi mawaldas ito. Kasi nga, kung kaya nilang nagbenta ng ganong bigas, ang daming bigas na kaduda-duda, eh baka mawaldas din ito. So, i-summarize lang natin ha. Ano yung alleged corruption? 75,000 bags of NFA rice na fit for consumption, good quality. Ibinenta na walang bidding sa dalawang traders. So, yun, bawal na yun. Pinalabas na yung bigas na yun, unfit for consumption, ibinenta ng mura. I think 25 pesos per kilo na lang. Kailang ginawa. Niribag. Tinanggal yung, di ba, ang NFA rice, mayroong marka. Niribag nila sa walang markang ano, memorandum ito ng NFA. I think ang nag-issue ng memorandum yung Deputy NFA Administrator Mr. Hermano. Memorandum with documents. Inorderan niya ang mga warehouses, iribag ninyo. Gawing plain na sako. Binenta sa mga traders. Ang yung dalawang traders naman, ibinenta nila ng 50 pesos per kilo. So, ang laki ng kita nila. Di ba, luging-lugi ang taong bayan. Sabi, according to Farmers Group, yung SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas, ang taong bayan nalugi ng 112 million pesos sa transaksyon na yan. Kaya, grabe. Salamat na lang dito sa ombudsman na masigasig na nag-iimbestiga ngayon. Kapuri-puri ang ginawa ni Ombudsman Samuel Martirez, siya mismo, ombudsman mismo, again, first time in history, siya ang nag-serve ng subpoena sa DFA officials para isubmit ang lahat ng dokumento relative to this mga transaction para walang hokus-pokus, walang whitewash. Sabi. So, ito po. Ito po ang statement ni, basahin ko lang statement ni Congressman Campos Jr. Nakakatuwa ang kongresista ito, may malasakit sa taong bayan. Sabi niya, we are counting on the Congressional Oversight Committee on Agriculture and Fisheries Modernization to conduct inquiries and draw up recommendations to promote greater transparency and accountability in the buffer stocking operation. Tama, kasi
maganda yung programa eh. Kailangan, kasi ang purpose ng buffer stocking program, in case ng may kalamidad, baha, lindol, whatever, man-made or natural disaster, yung buffer stock na yan, pwedeng gamitin para, yan o, para i-distribute sa traders ba o ano, para hindi tayo magutom. Eh, ang laki-laking pundo niyan. Eh, baka mawaldas lang. Kaya, mabuti at na-expose itong mga kalukuhang ito para ang gobyerno makapaghanda na hindi mawaldas yung pera. So, ito. Tatlo na, bali apat ang ongoing investigation. Ang DA mismo, meron silang internal audit. So, iniimbestigan nila. Ombudsman, House Committee on Food and Agriculture. And then, pang-apat, yung Senate Committee on Food and Agriculture. Apat na parallel investigation. Sana naman may mangyayari. Okay. In fairness, okay, binabantayan ko ang aksyon ng Department of Agriculture, especially ang Secretary of Agriculture. Nakikita ko na, ano, determinado rin siya na i-stop ito. So, ang latest na order ng DA Secretary, pinagkaroon ng massive inventory of rice disposition sa NFA mula noong 2019 up to now. So, it's a 5-year audit. Kasi ang nangyari po, nung una, ang NFA, hindi pwedeng magbenta sa rice traders. Kailang nung na-approve yung rice tarification law, I think that was 2018. So, yun na, pwede nang magbenta ang NFA sa mga rice traders as a result of that law. Kaya ang ina-audit ngayon ng Department of Agriculture, yung sarili nilang investigation is yung within 2019, mula nung nagsimula na magbenta ang NFA ng bigas sa mga traders, ina-audit nila paano yun. So, which is good. Kaya lang, ito, yung farmers group na Sinag, matagal na daw na ginagawa sa NFA yung mga ganyan. Ngayon lang nabuking ng tudo. Salamat tayo doon sa whistleblower, yung assistant administrator for operation na Pagayunan. Oh, matino ito. So, fuera de los Venus, ano, hindi naman lahat mga tiwali ang mga official sa NFA. So, yung na-suspend na 139, I believe marami diyan ang ano, marami diyan ang matino, mas kakaunti yung mga tiwali. Kaya sana ma-discover sino talaga yung mga tiwali at sila makasuhan, maparusahan to serve as a lesson. Okay? So, hintayin natin ang resulta ng mga investigasyon ito and sana ito na ang huli na kalukuhan sa NFA dahil ang taong bayan kailangan niya ng murang bigas. Kung yung 75,000 bags of rice na yun e binenta sa taong bayan ng 25 pesos per kilogram, nako, ang daming matutuwa. Ay wala eh, naibenta sa rice traders. Oh, anong, ano, di ba may kumita? Kaya, wala. So, sana hindi mawaldas yung 14 billion. 9 billion ang pagbili ng rice stock, 5 billion para sa construction, repair, rehab. Sana magamit ito ng tama para naman magkaroon tayo ng sufficient stock ng bigas sa NFA para kung nagkaroon ng kalamidad, meron tayong makakain. Good luck sa gobyernong ito. Grabe na talaga ang mag-asawang ito. Wala nang magawa sa bansa
ay hindi pa naawa sa mga mamamayang naghihirap at kumakayod para magbayad sa kaban ng bayan. At ang mag-asawang ito ay nilulustay na lamang at hindi iniisip na para ito sa taong bayan. Nararapat na mag-resign na talaga ito. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi nyo sa mga naninira sa mga Duterte at sa walang pakialam ang mga Duterte dito? I-comment lamang ito. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang ay mag-subscribe ka na.